So ito yung tanggap natin, LED 40B to 800 model na TCL. 40 inches siya. So pakita natin yung trouble niya. So ang issue nito is naka red indicator lang or standby power lang siya. So pindutin natin yung power button niya. So ayan, walang nangyayari. Ayan, kahit anong pindut natin, walang nagbabago. So, buksan natin yung unit. Tingnan natin kung anong nangyari sa loob niya. So background check muna tayo sa paligid ng MCU nitong motherboard. So nakakuha tayo ng 1.8 volts. Present siya. So, may supply din dun sa BIOS 3.3. So hinipo-hipo ko rin tong MCU niya. Di naman mainit. So walang function ng MCU. Ang unang procedure ko rito ay mag-reheat ng mga solder joints ng MCU niya using hot air. So, ayan ang settings ko, 411 degrees. So, habang pinapainit natin yung ating hot air, so apply natin yung ating solder flux. I-refresh natin yung kanyang solder joints. Hindi ko pa pala na-unplug tong AC cord niya. So, ito na. Inita natin siya. Initin natin ng maigi yung paligid niya. So, maraming beses na kasi ako naka-encounter sa model na to na ito lang ang unang procedure na ginawa ko. Naging successful naman. So ito, attempt natin ulit. Tingnan natin kung may pagbabago after natin siya i-reheat. Bali ang fault niya, walang function na itong MCU. Initan lang natin siya na maigi.
So, sinama ko na rin yung kanyang BIOS. Nag-reheat na rin ako rito. Oh, malamig na siya. Power on natin. Walang nagbago. Standby power pa rin siya. So, hindi successful yung pag-reheat natin sa MCU. Ang next step naman natin ay i-try natin mag-reflash dito sa BIOS niya. So, dalawa lang ang pwede mong gawin dito sa board na to. Kung di makuha sa reheat, pwede tayong mag-attempt mag-reflash ng BIOS. So, kapag wala pa rin nangyari, pwede na tayong magpalit ng MCU o kaya buong mainboard. Pero magastos na kasi yun eh. So, sinusubukan lang muna natin yung medyo murang paraan. So, prepare ko na siya ikabit dun sa ating programmer. Ito na siya. Nasa socket nest na. So, hindi ko na masyadong i-edit to. At basic na to. Alam na natin yung procedure ng pag-re-reflash. Panoorin nyo na lang yung mga lumang video ko about programming. Ayan ang ating monitor. Fast forward na po tayo para mabilis. So, nakabit na natin yung ating nireflash na memory. Medyo mainit pa. Kinakalabit ko na tong power button pero standby pa rin. Subukan muna natin palamigin. Ayan, okay na.
So, attempt natin ulit. Power on natin. So, kita natin nag-blink na yung ating power indicator. Mukhang nabuhay na siya. Umilaw na rin yung backlight. Ayan, meron na tayong nakikitang liwanag. May nakita na rin tayong display na no signal sa screen. So, ilalagay ko na lang muna to sa burn test area. Kasi mga ganitong trouble, minsan nagko-call back. Kaya, kailangan i-run test siya na maigi bago natin i-surrender sa customer. So far, medyo matagal-tagal na rin siguro yung isang oras para malaman natin kung may problema siya. I think pwede na natin siyang surrender sa customer. So, yun lang ang method ko sa ganitong model ng TCL. Reheat lang. So, pag hindi gumana, try natin sa reflashing. So, nadali naman natin. So, hanggang dito na lang po tayo muli. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pa nating update na video. Maraming salamat sa inyong panonood.